sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating ay lala. Tanay inako niya at hinirang hawang iniingatan ating dakilain at sabahin ang Panginoong butihin. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa ati pong simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Mateo, manulat ng mabuting balita. Mga kapatid, tinipon tayo ng ating Panginoon bilang isang pamilya. Tayo pong lahat din inaanyayahan na ating aminin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong suriin ang ating mga sarili sa ating mga nagawang makasalanan. Tunay nating pagsisihan ang mga ito at yakapin din natin ang tunay na pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubay tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang sa iyong habag ay di malirip, minarapat mong hiranging si Apostol San Mateo, kaming tinutuwangang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay paging dapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa atin, binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kaniyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tumayo po tayo. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng puwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano ang mga at sa mga makasalanan ng iyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Isang magpapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Mateo, isang apostol ng ating Panginoon at isang manulat rin ng mabuting balita. Binibigyan po tayo ngayon ng isang San Mateo na kung saan kung babalikan po natin ang kanyang buhay, siya ay isang tagasingil ng buwis. Sa kapanahunan na iyon, siya ay tinatawag na taksil at traidor. Dahil sa kapwa mga Hudyo, siya ay naniningil ng buwis na kung saan minsan nandoon yung pandaraya dahil dinodoble kumbaga ang kanyang paniningil ng buwis. At traidor dahil tinatangkilik nila ang pahamalang Romanong sumasakop sa kanila para bang ibinebenta sila sa mga Romano. Kaya siya ay tinawag na taksil at isang traidor ng kanyang kamakababayan. Mga kapatid, sa buhay ni San Mateo, masabi natin o sinasabi nila na siya ay isang makasalanan dahil sa kanyang ginagawa. Dahil sa kapanahunan na iyon, ang mga tagasingil o publikano ay tinuturing na makamakasalanan. Pero ito ay hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ang kanilang ginagawa. Dahil tayong lahat ay tinatawag ng Diyos. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos. Kaya lang po sa pagtawag ng Diyos sa atin, iba't ibang uri at pamamaraan. Ito po ang ating narinig sa ating unang pagbasa na kung saan iisang Espiritu Santong tinatanggap natin mula sa ating Panginoon, pero ang galaw nito ay iba't ibang pamamaraan. Pero sa iba't ibang pamamaraan, nandoon ang kabutihan, nandoon nagbubunga ng kabanalan. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, sa pang-araw-araw, iba man ang ating ginagawa o kinikilos, ito'y dapat magbunga ng kabanalan o kabutihan dahil tayo tumanggap ng iisang Espiritu o kapangyarihan mula sa Diyos. Ibig sabihin, pinapagalaw tayo ng ating Panginoon. Tayo'y binibigyan ng kapangyarihan upang mapabuti sa ating buhay paglalakbay. Ngunit mga kapatid, sa ating paglalakbay, nandoon din ang ating mga kahinaan. Inaamin po natin na minsan tayo din ay mahina. Alam po natin na tayo ginagabayan ng Diyos at minsan sa ating pagpapasya, sa ating pagpili, ito ay nauuwi sa paggawa ng mali. Minsan sa ating pagpapasya,
sa ating pagdesisyon sa buhay, minsan nauuwi din ito sa mga kamalian at kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag po natin kakalimutan, tinatawag tayo ng Diyos. Tinatawag tayo ng ating Panginoon. Tulad ni San Mateo, tinugari ang makasalanan, pero siya'y tinawag ng ating Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. At agat-agarang sumunod si San Mateo. Mga kapatid, ito rin ang ating dapat gawin sa buhay. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya araw-araw. Huwag natin itong kakalimutan. Huwag natin itong kakalimutan. Sa pagising natin sa umaga, na simula ng ating buhay paglalakbay sa araw na ito, lahat tayo tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, ang ating buhay, ang ating gagawin, ay nakabatay ayon sa gustuhan ng ating Panginoon. At kung tayo'y tinutuksong gumawa ng kamalian, alalahanin natin na tayo'y tinatawag ng ating Panginoon. Nandyan ang Diyos nakikilakbay sa atin. Kaya po ngayon, sa pagbibigay sa atin ni San Mateo, sa pagdiriwang ng kanyang kapistahan ngayon, ano po ang ibinibigay sa atin ngayon, mga kapatid? Una, mga kapatid, sa pagtawag ng Diyos, tayo ay nais mapabuti ng ating Panginoon. Anuman ang ating mga ginagawang kamalian sa mga nakaraang buhay natin, patuloy na tinatawag tayo ng Diyos na tayo ay magpakabuti. Dahil sa bawat isa sa atin ay likas ang kabutihan dahil tayo nagmumula sa isang dakilang kabutihan. Mga kapatid, kaya nating gumawa ng kabutihan. Huwag po natin sanayin ang ating mga sarili kasi mahina lang ako, dahil makasalanan lang ako. Hindi po yun ang ating katayuan sa ating buhay pang-araw-araw. Nandito tayo, tinatawag tayo dahil kaya mong gumawa ng mabuti sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw na bigay sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Diyos upang tayo'y isang huwaran na maging mabuti. Sa pagsunod ni San Mateo, handa niyang iwanan ang kanyang buhay na kung saan tinaguri ang makasalanan o gumagawa ng kasalanan. Tayo din nawa, mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos ngayon. Huwag tayong magdalawang isip na hindi sundin ang Diyos. Bagkos sumunod tayo dahil ito ay may bungang kabutihan at nagbibigay sa atin ng buhay kabanalan. Sa pagtawag ng Diyos sa atin, mga kapatid, upang tayo ay hindi maghumaling sa makamundong bagay na ibinibigay ng mundo sa araw na ito o sa mga araw-araw na ating pamumuhay. Kaya nga po, San Mateo, simbolo o larawan ng makamundong gawain na kung saan nandoon ang salapi, kapangyarihan, kaya niyang maningil sa kapwa mga Hudyo, kapwa tao niya. Kaya ito ang tinatawag sa atin ngayon o ipinapalala ng ating Panginoon. Sa pagtawag ng Diyos sa atin, tayo ay nilalayo upang hindi tayo mahumaling sa makamundong bagay. Tinatawag tayo at ipinapalahanan tayo ng Diyos ngayon. Huwag kang magpakabisi sa makamundong mga bagay. Oo, kinakailangan natin, pero nawawala kasi ang kabutihan at kabanalan. Doon tayo nakatuon, doon natin ibinuhugos, ibinubuhos ang ating lakas na parang kaya nating lahat dahil sa makamundong nais natin makamtan at makamit sa buhay natin. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos ngayon upang hindi tayo maging mahumaling sa mga makamundong mga bagay o mga mundong gawain na kung saan minsan ito ang ating pinagtutuunan pansin.
Mga kapatid, tinatawag tayong muli ng Diyos ngayon upang palalahanan mas maganda at mas mahalaga ang gawaing pang-Panginoon o espiritual, hindi dapat ito ipagpaliban. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos ngayon upang tingnan natin ang ating misyon sa buhay. Ang ating misyon, sama-sama tayong naglalakbay, tinatanggap natin ang isang binyag, ang isang spirito na kung saan ito ang aking paninindigan araw-araw. Lahat tayo may tinanggap na misyon mula sa ating Panginoon. Tinatawag tayo ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan, sa isang misyon na kung saan ipakita at pakilala ang ating Panginoon. Parang iba-ibang pamamaraan, pero dapat nating ipakilala ang ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, tinatawag tayo ngayon sa pagkilos natin, sa ating relasyon, sa kapwa-tao natin, mamayani at makita ang Diyos, makita si Kristo sa ating mga kilos at paggalaw. Ito ang mga tawag sa atin ngayon. Kaya sa kapistahan ni San Mateo ay pinapala sa atin, ordinaryong tao, pero kayang sumunod at maging alagad na tunay ng ating Panginoon. Ito rin ang hamon para sa atin, mga kapatid. Dahil kung gagawin natin ito, totoo ang makakamtan natin ang tunay na kaligtasan. Tayong araw-araw sa ating buhay ay ligtas. Kung tayo susundin natin ang tawag ng Diyos sa atin at tayo susunod sa Kanya, wala tayong pwedeng ipangamba dahil araw-araw ligtas ang buhay natin. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, ipanalangin po natin tulad ni San Mateo, handang sumunod, hindi nagdalawang isip, inilaan ang kanyang sarili sa paggawa ukol sa ating Panginoon dahil ito ang tunay na buhay na magkakaroon na ligtas na buhay. San Mateo Apostol at Ebanghelista, ipanalangin mo kami. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sa buhay ni San Mateo ay binago ang pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay mapahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangailangan ng iba. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Diyos na mapagpapatawad, maging mapagpalakas sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpalakas sa amin. Ang mga programa para sa pagbabago, naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpalakas sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikaya at sa pangakit ng mundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpalakas sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpalakas sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpalakas sa amin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpalakas sa amin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na intentions.
Makapangyarihang Diyos, sa pamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak at nabubuhay at nagaharing magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikas sa libutan sa iyong gandang loob na ito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikas sa libutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagkain namin sa panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayang ang sambayanan mong ang iyong inaaruga sa panampalatayang itinuro ng mga apostol. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ng saligat katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mong dito sa daigdig ay katibayan ng pumuhay sa langit. Kaming naririto na tagapagpapahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Bering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso ng San Jose, kaysa ng mga apostol, San Mateo, at ang lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuwis kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, ito si Kristong lahat tayo ay kanyang tinatawag na sumunod sa kanya ng buong buhay araw-araw. Ito siya ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan,
Ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain. Siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayon kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo sa pagbabasbas. Ang Diyos nagtayo ng simbahan na nagkasalig sa mga apostol ay nagawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Mateo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa na siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang iyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay magpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating mananampalataya. Humayo kay taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba.